Hello, everyone! So, my name is John Brian T. Cachola. So, today, pag-usapan nga natin ang 15 terminologies ng volleyball. So, ang una natin terms na una't-una, syempre ang antenna, kasi letter A tayo ngayon. So, ano nga ba ang antenna? So, antenna, this is the give to the referee a visual aid. Whether kung ang bola ay is in or out of bounds para ma-judge sila kung nasa loob pa rin na yung bola. So makikita natin yung visual aid na yan or yung antenna na to, yung rod na to, yung nasa gitna yan. Yan, makikita niya diyan sa picture, siya yan. Tapos nakalinya yan dapat dun sa gitna ng linya sa gilid, yon, sa gilid. Siya yung magsisilbing antenna natin. So, sa second term naman po tayo, ang attacker. So, ano ba yung attacker? So, ang attacker ay magsisilbing hitter o kaya spiker ng ating team. Sila yung may favor o kaya sila may possession ng bola, mag-a-attempt ng to make a points or to make a solid hit nga ba. Kasi sila nga yung offensive na gagawa nito. So, the third term na ating gagamitin ay block o kaya blocker. So, kanina, di ba, may spiker o kaya hitter o kaya tinatawag silang attacker. So, kung may ganun, meron naman tayong blocker or block. So, ito yung blocker na to, block na to, sila yung magsisilbing deflect team. Kundi lang isa, dalawa, kundi tatlo, hanggang tatlo pwede sila mag-block sa kalaban nila o dun sa mag-i-spike, sila yung magde-deflect, gaganon sa mid-air o kaya dun sa pag pinagtalunan nila dun sa net, sila yun. Tinatawag sa kanilang block. Susunod natin na term ay center line. So, sa center line na to, ito yung nagsisilbing boundary line dun sa dalawang team. Makikita natin dyan sa gitna, siya yun. Dun sa net, di ba? Sa net, tas may dalawang, may linya dun. Doon may sideline, yun na yung center line. Siya yung nagsisilbing nagdi-divide sa dalawang teams. So, ayun. Dito sa kabila si team A, tapos nandito naman sa kabila si team B. So, ayun yung center line. So, the next turn naman tayo ay decoy. So, ang decoy naman ay itong magsisilbing disguise to make a spike or to make a score. So, yung this guy na to o kaya decoy na to, siya yung magsisolving fake. Kunyari, di ba? Pag nag-attempt ang isang team ng set o kaya nag-float siya, then dito si decoy man, nag-attempt siya ng jump tap or to make a spike. But eventually, hindi pala para sa kanya, is to fake lang naman. So, yun po ang decoy po natin. So, the next turn naman po tayo pag-usapan natin ay dig. Dig po ay ito yung ano, magsisilbing pinaka-save o kaya saving move sa bola. Kasi itong dig na to parang gagano yan, parang dadive ka talaga. Gagano ka talaga para masave yung isang bola. Yan, papakita ko sa inyo mga example figures naman nangyari din sa mga tournament or sa mga liga. So, ayan yung magsisilbing dig. Ganyan yung mga posibleng ginagawa pag ginagawa natin ang dig. So, the seventh term naman po tayo pag-usapan ay jump serve. So, itong jump serve na ito magsisilbing nating 8 terms ng terminologies ng volleyball natin ngayon. So, itong jump serve na itong basically na parang jump and serve. Ganun lang siya kasimple. Kasi, you're trying to make a solid serve for my opinion. So, kasi mag-upis na to sa unang-una o kaya kung sino mag-serve, pwede niya itong gawin. Gaganyan, hagis niya yung bola pataas. Then, i-spike o kaya hi-hit niya ito sa mid-air. Then, with the amount of solid power of your hand to spike. So, next terms naman po tayo ay ang kill. So, ang kill ay ito yung magsisilbing points. O kaya, na points na talaga mismo kasi
ay it refers to a unreturnable or uncontrollable ball of movement kasi hindi natin siya masisilbing ano kaya or kaya masisave kasi nakill na o kaya nagka-points na. So ayun yung tinatawag nilang pag nagka-points ka na kaagad, kill na tawag nila doon. Pag sinabi ng teammate, let's make a kill. So ayun yung mga ibig sabihin noon kasi ayun yung terms nila minsan ginagamit sa mga liga. So ang susunod natin terms ay Mintonet. So ang Mintonet, ano ba itong Mintonet na to, Brian? So ang Mintonet na to ay ito yung unang-unang tawag na pangalan ng volleyball kasi yung volleyball ito yung pangalawang pangalan kasi Mintonet talaga ang original name ng volleyball. So itong Mintonet na to ay galing to kay William George Morgan. So siya yung creator ng volleyball kasi si William G. Morgan ay isang best friend ni James Naismith o kaya yung game creator ng basketball. So lagi niya tandaan yan. So the next terms naman natin ay pag-uusapan ay off-speed hit. So itong off-speed hit na to, ito yung kung sakali o kaya halimbawa si player ay just trying to make a return the ball or just trying to keep the ball in play. So ayun nga kasi ginagamitan lang to ng less amount of power o kaya ng energy kasi yun nga ang goal mo lang naman kasi to make a return quickly. So ayun yung off speed hit. So yun ang term natin ngayon. So ang susunod po natin ng term ng volleyball ay point of service. So ang point of service it serve also a result of point. So yun nga ang point of service. So kasi ang serve na to is not returnable kasi due to bad pass by receiver. Kasi in the end nagkakaroon ng ace na tinatawag kasi yung ace na to parang umiinit ka na kasi yun nga dun sa pag-serve kasi laging ka nang nag-serve. So yun nga ang point of service. So let's move on to the 13 terminologies ng volleyball natin ngayon na pag-usapan. Ay tatawagin po natin ito ng red card. So ang red card ay magsisilbing disqualified or kaya penalty ng isang player, ng isang team, or loses a point. So yun ang red card, magsisilbi nun. So ang red card, pwede ka niyang marin mabigyan within or without a yellow card. So yun ang red card kasi namumuro ka na o kaya bumibingo ka na talaga dun sa referee kaya binigyan ka na kaagad ng red card. So the next turn na pag-usapan natin at magsisilbing second last ay ang rotation. Ang rotation ay ito yung pag-ikot ng mga players dun sa isang court. So ang rotation ang gagawin lang naman nila o kaya ang movement ng rotation nila ay clockwise, palef. Pag ganun, yan, pakita ko sa inyo ang sample ng rotation pattern ng volleyball. So ayan, makikita natin dyan. Paright sila yung mga player na yan. So, magbakaikot lang isang team kung nanalo sila dun sa rally ng isang game o dun sa pagbibigayan. O kaya kung sino ang mga nagkaroon o kaya nagka-earn ng points, sila yung may right na mag-rotate. O kaya pag hindi ka naman naka-earn o kaya di ka naman nalo sa rally, so wala kang rights to make a rotation sa inyong team. So ayun yung ang rotation. So not but not on the list ng ating pag-uusapan ay yellow card. So ang yellow card ay ano nga ba to ang yellow card na to, Brian? Ang yellow card naman ay ito yung magsisilbing warning nga, di ba? Kasi yung kanina sinabi nga natin kahit wala ng yellow card pwede kanya bigyan kaagad ng red card. So dito sa yellow card naman na ito, ito magsisilbing warning nga. So itong yellow card na to pag nabigyan ka talaga ni referee ng dalawang player
kung sino kwan, kung player ka man or coach, pag nabigyan ka ng dalawa, it will make a result na disqualified ka na talaga kasi purong-puro ka na ka talaga kay referee. So, iwasan natin yon sa mga liga. And also, ang yellow card naman ay yellow card kung nabigyan ka naman ng referee ng isang card na ito, this doesn't make na you make lose a point or serve. So, walang kinalaman dun yung yellow card na dun. So, yun ang ating terminologies lahat or kaya ang 15 terminologies na basic na para sa akin sa volleyball na to. So, yun. Maraming salamat po sa panonood ninyo. So, thank you sa panonood and see you for the next video or for the next activity na papagawa ni ma'am. Thank you. Ingat.